ARC Podcast. Alas 7 na nung pumadya kami ng pamangking kong si Clement mula Balanga papuntang Abukay. Dito sa Abukay Residences, sinundo namin ng isa pang pamangkin kong si Joannes. Mainit na ang araw nang pumadya kaming papuntang Orani. Kaliwa sa Dominican Road papuntang Vista Tala. Pero hindi 'yon ang pakay namin. Sumemp lang yung isa. Mahabang ahon 'to. Sana kayanin ng mga pamangkin ko. Third time ko pa lang silang nakasama magbike. Pag-akyat sa siko, mukhang laspag na sila. Wow, laking gagamba. Yes, narating na namin ang lomihan ni Nanay Susan. Ang kaso, sarado pa. Pagod ng mga kasama ko, kaya naghintay na rin kami. Okay, we're here. Ayun, sa wakas, nakapasok na rin. Order na kami at na makakain na nang maibalik ng mga to ang lakas. Dahil malayo pa ang papadyakin namin. Malapit na kami. Kaya muna. Hanggang. Hindi, maganda itong plastic. Sabi sa silya. The best ang lomi dito. Kaya dinadayo. Sabi ni Joannes, makyat ng ganito kataas para sa lomi ni Nanay Susan. 506. Para mag-lomi. Okay. After kumain, dumaan kami sa Sanctuario de la Sagrada Familia. Picture na lang sa labas, sarado rin kasi. Tinignan ko yun. Hindi, naka-video yan. Ah, naka-video. Yan, ako na lang. Ang sanctuaryo na ito ay isang Catholic shrine at nandoon ang replica ng Miraculous Patron Saint ng Orani, ang Virgen Milagrosa del Rosario. Ang lupa na ito ay donated ni Presidential Candidate Norberto Gonzales. Naka-straight yun. Yan. Yan. Huwag ka ba baksak? Wala akong bike. Malapit sa sanctuaryo, may trail pababa sa isang coconut tree farm. Doon muna kami nagpahinga saglit. Maganda ang lugar at medyo mahangin.
Pajak na ulit. Malapit na sa Vista Tala Resort. Nandito na kami. Achievement ito ng mga pamangkin ko. Popular na destination ito para sa mga bikers dahil sa elevation niya. Around 859 yung elevation. Guys, meron pa tayong puntahan ha. Nabutol ko yung dalawa. Wala pala yung maingay sa likod ng signage. Napansin ko lang. May mga basura sa pahinga ng mga bibi. Para sa mga bikers, itapon po natin mga napinag-inuman sa tamang lagayan. Okay, simulan na ang mas mataas na ahon. Naku po, di kinaya ng loaming pala kasi ng mga laspag. Fail kami, nasiraan kami ng bike. So, fail. Mga 2 kilometers pa yung U-deck. 737, I think, ang altitude sa mataas. Pero fail kami. Hindi na makakakyat eh. Sira yung bike. Putulan ako ng RD hanger. At saka merong sa kasamaang palad, naputulan ako ng RD hanger na overpower ko yata. Mahirap kasi ang ahon, mabato. Kaya ayun, nag-decide na kaming bumaba. Chainless akong lulusong. Okay na rin kasi pagod na talaga mga pamangkin ko. Live to ride another day.
Oops, teka. Di pa tapos ang kwento. Pag-uwi ko sa bahay, umorder kaagad ako ng RD Hanger online. Kinabit at nagplano ulit umakyat sa tala. And I'm back sa tala. Sinira ng tala off-road ang bike ko ha. Pero i-conquer pa rin kita. Kain muna ng lomi para mas malakas ang pagbabalik ko. Uy, sa isang water break ko, may diwatang lumapit sa akin. May kasama din siya. Parang sinasabi nilang mag-ingat daw kasi ako sa ahon. Ganda. And just like that, parang ang gaan ng ahon ko sa rough road. Paakyat sa tala view deck. Mas na-enjoy ko ang tanawin. Ang ganda ng mga berdeng halaman sa paligid. Gaano hininda ang pagod sa hita ko. Feel lang ang bawat padya ko. Malamig din ang hangin. Di tulad nung nakaraang umakyat kami. Napakainit. Mahaba din ang off-road na to, pero parang hindi ako gaano napagod. Eto na ang entrance ng Tala View Deck. Lamig dito, parang Tagaytay.
Medyo cloudy, pero kita pa rin naman ang mga tanawin. Nakakawalang pagod ang scenery. Sarap dito. Pasyalan nyo na to, ilagay nyo na sa bucket list nyo. Nabawian na rin kita, Tala. Busog na ang mata ko. Wina ko. Sarap ng lusong. Very rewarding. Salamat sa panonood. See you and ride safe. Redemption! Redemption!